Kami sa nasabing laban, pasasaan pa't magkakasalubong din ng landas ang dalawang kampiyon sa Bantamweight Division. Sa diyang hindi siya titigilan ni Cuadro Alas ng Panga-Alaska, makasama lamang ang tinaguriang The Monster ng Japan sa ibabaw ng lona. Ultimo pati ang kalahing sinunito ay hindi palalampasin ng angas ng Pinas dahil iisa lamang ang division na kanilang kinatutungtungan at parehas ang kanilang pinaglalaban na ninanais na maging isang undisputed sa Bantamweight Division. At ngayon ay tila kinakalampag na naman sila ni John Riel Casimero na parang binubulabog sa kanilang sariling mga tahanan. Ang The Monster naman na parang inuutusan ng sariling katawan para lumabas na ng lungga dahil sa ingay na ginagawa ni John Riel Casimero. Kung hindi pa mumurahin sa National TV, ay hindi pa lalabas ng lungga ang nasabing Hapon. Dahil sa galit ng Hapon, ay inihayag na nito ang kanyang pagnanais na makaharap at makatunggali na si John Riel Casimero sa lalong madaling panahon. Ang tanging huling desisyon na nga lamang ay kay Bob Arum na promoter ni Naoya Inoue sa Top Rank Promotion. Kapag nagpatuloy ang mga negosyasyon sa pagitan ng dalawang kampo, ay tiyak na bago matapos ang taon, ay maseselyohan ang pinaglalaban ng dalawang mandirigma sa mababang divisyon at makakapanood tayo ng isa na namang naglalagablab at nag-aapoy na sagupuan sa dalawang halimaw na maituturing na kapwa may daladalang galit sa puso at si Naoya Inoue para ipagtanggol ang mga tagahangang kalahi na nanggagalaiti na rin sa ating kababayan. At si Casimero naman na daladala ang galit na pag-iwan sa ere sa pagkansila ng laban. At kaakibat nito ang paghihiganti para sa mga Pilipinong pinataob ni Naoya Inoue. COVID-19 will change the market as we know it today, and you better change with it or find another way to make a living. Because the sa laban ito ay nasukat ang pagiging pasensyoso ng isang John Riel Casimero. Marami ang nagsabi na ang laban na ito ay napaka-easy lamang. Ang hindi nila alam na ang mga ganitong klaseng kalaban ay napakahirap sagupain, lalo na sa napakaraming istilong taglay ng Thai boxer. Kung matatandaan natin na sa una nilang pagkaharap ay natalo ang ating kababayan sa isang controversial na pagkatalo. Kahit sa dumi nitong maglaro, ay hindi man lang ito binawasan ng puntos sa naging dahilan ng pagkatalo ni John Riel Casimero. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, ay dito na binigyan ng leksyon ni Casimero ang madayang Thai boxer. Ngayon naman ay dumako tayo sa naging laban ni Nonito Donaire at ni Naoya Inoue. Dalawang factor ang ating tinitingnan dito. Una ay kung magiging isang delikado para kay Inoue ang iniwang pinsala ni Nonito Donaire sa kanyang mata ng The Monster kung sakaling maghaharap sila ni John Riel Casimero. At ang pangalawa ay kung itong pinsalang iniwan ni Nonito Donaire ay magsisilbi nitong pangpainit para lalo niyang galingan. Kumbaga itong pinsalang ito ay lalong nag-boost sa init ng Hapon para mas lalong mag-focus at alam na niya ang dapat niyang gawin para maiwasan ang ganoong pinsalang itinulot ni Nonito Donaire. At sa pagkakataong ito ay hindi hinayaan ni Naoya Inoue
na malamangan siya ni Nonito Donaire at napabagsak niya ito sa pamamagitan ng body shots. Dahil doon ay paunti-unti nang dinomina ni Naoya Inoue ang lahat ng rounds na natitira hanggang sa makamit niya ang panalo kay Nonito Donaire. Ito naman ang laban na kung saan ay walang awang pinatumba ni Naoya Inoue ang ating kababayang si Michael Dasmariñas. Ito ang kahuli-hulihang laban ni Naoya Inoue at ito rin ang kahuli-hulihang Pilipinong tinalo nito. Nakataya dito ang titulong IBF at WBA Super Champion ni Naoya Inoue. Nakalaban niya dito si Michael Dasmariñas dahil ang kababayan natin, ang number one contender ng IBF na hawak ni Naoya Inoue. Natalo dito si Michael Dasmariñas via knockout sa pamamagitan ng body blow na ipinamalas ni Naoya Inoue na siyang paboritong atake ng Hapon sa tuwing lumalaban ito. Ang naging dahilan lamang dito ng pagkatalo ni Michael Dasmariñas ay tila naiilang siya sa mga suntok ni Naoya Inoue, kaya ganun na lamang ang atras niya sa tuwing umaatake ang Hapon. Sa round na ito ay nagpakita na ng pagka-agresibo si Naoya Inoue na parabang hindi na niya pagbibigyan si Michael Dasmariñas. At dito na nga ay dinala ito ng isang kaliwa sa bodega na nagpaluhod kay Michael Dasmariñas. Is the music of our sphere. The gift of life is never known. Tumayo pa naman ang ating kababayan, ngunit nasingitan ulit ito nang isang kaliwa ulit sa bodega at tuluyan ang hininto ng referee ang laban. Sa mga videong tampok natin ngayon ay meron tayong gustong ipahiwatig dito na konektado sa mga laban na magaganap sa pagitan ng tatlong kampiyon sa bantamweight division. Ano-ano nga ba ito? Kung alam nyo ang aking ibig sabihin ay i-comment nyo lamang yan sa ibaba at ating yung pag-uusap. Sino nga ba ang gusto nyong maghari sa bantamweight division? Si Nonito Donaire o si Gianriel Casimero? At kung fan ka naman ni Naoya Inoue dito, ay welcome nyo rin pwedeng isagot yan. And hanggang sa muli mga kabrader. Kung